talaga yung kakaibang mga ilaw sa ulap na nakunan at nag-viral sa social media. Bigyan natin ng liwanag ang misteryo nito. Sa tulong ni Ariel Rojas, isang weather specialist mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Hi Sir Ariel, welcome to Amazing Earth. UFO po nga ba or unidentified flying object ang yung mga nakitang ilaw sa kalangitan ng Masbate at ng Zamboanga? Hindi, ito ay tinatawag na light pillars o yung pahaba na ilaw sa kalangitan. So, kailan at saan nakita ang light pillars dito? Kahit saan ay pwedeng makita ang light pillars, pero sa dapit hapon or sa gabi nakikita sila. Kapag umaga naman or may araw, ang tawag sa kanila ay sun pillars. Ano po ba ang conditions para mabuo ang isang light pillar? May dalawang conditions para mabuo yung light pillars. Ang una ay yung ice crystals sa cirrus clouds at yung pangalawa ay yung light source. So yung cirrus clouds ay yung nipis at yung medyo mataas na ulap yan sa kalangitan. At dahil nga mataas siya, may nabubuo ang ice crystals. Yung nag-evaporate na water vapor, pag nag-condense, dahil malamig doon, nag-freeze siya. So nagkaroon ng ice crystals. Ngayon, kapag may liwanag galing sa light source, katulad ng buwan or ng poste, na tumamas sa ice crystals, nag-reflect ng ice crystals ang liwanag na ito at nabubuo ang light pillar. Nasaksihan sa mga residente sa Sulu ang kalagsoong pillars of light sa kalangitan karong tuiga. Ayon sa report ng One Mindanao ng GMA Regional TV, ang tawag raw ng mga katutubong tausog sa pillars of light ay lansok-lansok at pinaniniwalaan nilang magdadala raw ito ng malas o trahedya. Meron po bang masamang epekto ito sa ating kapaligiran? Ang light pillars ay isang naturally occurring na optical illusion or light show. So wala siyang epekto sa kapaligiran at wala rin siyang epekto sa ating panahon. So pareho din ba yan sa isang sikat na atmospheric phenomenon na aurora borealis? Magkaiba sila ng aurora. So sa northern hemisphere ang tawag ay aurora borealis and sa southern hemisphere naman aurora australis. Ang cause na pagkaroon ng aurora ay yung disturbance ng charged particles sa upper layer ng atmosphere, ang tawag doon ay thermosphere. So may mga negative at positive charges. Pero ang light pillars ay nangyayari sa pinakamababa na level ng atmosphere, ang tawag ay troposphere. Doon nga may mga ulap and reflection sa ice crystals ang naging cause ng light pillars. Maraming maraming salamat sa iyo. Stay safe, Sir Ariel. Maraming salamat, Sir Ariel. Thank you.